Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ng lahat ng nilikha ay sadyang para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Panginoon ng lahat po ng nilalang. Lagi-lagi ay ating pinupuri at pinasasalamatan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo po na kamusliman ay sapagkat wala talagang kasing suwerte ang bawat Muslim na nilikha ng Allah na pumipintig sa iyong dibdib ang pananampalataya sa la ilaha illallah, pananampalataya na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa nag-iisang Panginoon na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang kanyang patnubayan sa matuwid ay walang makakapagpaligaw, at ganoon din po na sino man ang kanyang hayaan sa pagkaligaw ay wala rin pong makakapaggabay sa matuwid na landas ng Islam. Kaya po, ganoon na lamang dapat ang ating paraparati, papuri at pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa dinami-rami ng kanyang mga nilikha. Ay pinili po niya tayo, hindi niya tayo nilikha na kasama sa mga kuffar, nilikha po niya tayo na Muslim. At yan po ang pinakadakila ang ating natamu sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid sa pananampalataya, ang buhay natin sa mundong ito ay punong-puno po ng problema. Walang sino man sa atin ang hindi nakakaranas po ng mga problema. Problemang mag-asawa, problemang pinansyal, problema sa trabaho, sa paaralan, sa kung saan-saan man, problema ng magkakamag-anak. Napakarami ng problema na kung tawagin po natin mga pagsubok, trials in life, mga pagsubok po sa buhay, na kinakailangan matutunan ng Muslim paano haharapin ang mga pagsubok sa buhay. At yan po ang ating punto na tatalakayin sa ating khutbah na ito. Paano ba ang Muslim haharap sa iba't ibang uri ng pagsubok? Mga kapatid sa pananampalataya, tandaan natin na ang pagsubok ay realidad po ng buhay. Hindi po pwede na mawalan ka ng problema. Hindi po pwede na maiwasan mo ang problema. Ang tanging mga walang problema sa buhay ay ang mga may kakulangan sa pag-iisip, mga abnormal na tao. Ngunit hanggat ikaw ay normal at nandirito ka sa ibabaw ng planetang daigdig, hindi ka mawawala ng problema. Malalaking problema, maliliit na problema, sabay-sabay na problema, at kung ano-ano mga problema. Mayroong mga problema na lihim, ikaw lang ang nakakaalam, higit sa lahat ang iyong Panginoon, at mayroon po mga problema na hayagan. Paano natin haharapin ang lahat ng problema na ibigay sa atin ng Allah? Ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalataya, hindi lamang po bahagi ng buhay ang problema, kung hindi po ay mahalagang bahagi ng buhay tao ang problema. Hindi magiging makulay ang buhay mo kung wala kang problema, kung hindi ka nasusubok sa mga pagsubok. Kahit na ikaw ay mananampalataya, huwag mong sasabihin na dahil ikaw ay mananampalataya na ngayon, ikaw ngayon nagsasala 5 times a day,
Ikaw ay nagsyahada. Ikaw ay nagbalik loob sa Islam. Ikaw ay nagbalik Islam. Ay, hindi ka na dadapuan ng problema. Ikaw kapatid ay nagkakamali. Darating pa rin sa iyo ang mga kahirapan sa buhay, mga kalamidad sa buhay, mga tunggalian sa buhay, mga disaster, mga tragedy, at iba pang mga problema na kung tawagin po ay trials in life. Hindi may iwasan. Kahit na ikaw ay mananampalataya, hindi ka gagawin ng Allah na excuse. Huwag na huwag mong isipin na magmumuslim ako para mawalan ako ng problema. Huwag mong isipin na ngayon nagsyahada ka, nag-Islam ka, yumakap ka sa pananampalatayang Islam, hindi ka dadapuan ng problema. At huwag mong isipin na ngayon na nag-straight ka na, na bilang Muslim, nagpa 5 times a day ka na nagsasala, ay hindi ka dadapuan ng problema. Lahat, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang exception. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Akala ba ng mga tao, hahayaan na lamang sila sa pagsasabing kami ay nananampalataya at hindi sila susubukan? Sa akala mo ba kapatid sa pananampalataya, dahil ngayon ay nananampalataya ka na sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagsasala ka na 5 times a day, going straight ka na, hindi ka susubukan ng Allah? Walakad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Sinubukan namin, sadyang sinubukan namin ang mga yaong mas nauna sa kanila, at ang Allah alam niya tiyak sino sa kanila ang tunay sa mga yaong peke. Mga kapatid sa pananampalataya, tinitingnan ng Allah sino sa atin ang tunay. Kaya ka binibigyan ng pagsubok. Hindi po para wasakin ang buhay mo. Kaya dala-dala mo ngayon, pasan-pasan mo ngayon ang anumang problema na kinakaharap mo, hindi ibinigay sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala para wasakin ang buhay mo. Ibinigayan sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala para tiyakin kung ikaw ba ay totoo o ikaw ba ay peke sa iyong iman. Mga kapatid sa pananampalataya, walang exception. Mayaman, mahirap, banal, kriminal, mabuting Muslim, masamang Muslim, mananampalataya, hindi mananampalataya, kafir, mu'min, lahat susubukan. Walang ligtas, walang excuse, walang favoritism. Mabuti kang Muslim or masama kang Muslim, mananampalataya ka o hindi ka mananampalataya, daratnan ka ng pagsubok. Malalaki or maliliit, marami or sabay-sabay, or pa isa-isa, at dalawang uri po ang pagsubok. Sa mga non-Muslims, ang pagsubok ay isa lang. Mga calamities, namatayan ka, nawalan ka ng ari-arian, natamaan ka ng kalamidad, yan ang pagsubok. Sa atin ng mga Muslim, pati na karangyaan pagsubok. Dalawang uri ng pagsubok. Mabuting pagsubok at saka masama na pagsubok. Kinakailangan alert ka sa dalawang ito. Lahat ito pagsubok. Anong ibig sabihin kapatid ng mabuting pagsubok? Kayamanan. Ekta-ektaryang lupain. Malaking sahod, maraming sasakyan, anda-anda na bahay mo, building mo, bank accounts, kung ano-ano pa, nabigay sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga karangyaan. Ang tawag riyan, comfort of life, at iyan po ay pagsubok. Isusubok sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala saan mo gagamitin ang iyong kayamanan. Ang kayamanan mo ba ay gagamitin mo ikaw at ng mga mahal mo sa buhay sa pansarili lamang nakapakanan? Lahat ng kayamanan mo ay para lamang sa iyong pansarili nakapakanan, o ang kayamanan na bigay sa'yo ng Allah ay gagamitin mo rin sa landas na ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala? Saan mo gagamitin ang kayamanan mo? Papunta sa mga patay sindi na liwanag? O ang kayamanan mo gagamitin mo sa mga gawain na ikalulugod sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Pagsubok ang kayamanan, at mas matindi na pagsubok ang kayamanan kaysa sa pagsubok ng kahirapan. Bakit?
ang kahirapan po, ibig sabihin ng kahirapan, pagsubok ng masama, kalamidad, maging mahirap ka, wala kang pera, wala kang pambili, wala kang pangbayad ng bahay. Misis mo na sa ospital, wala kang pangbayad sa ospital. Namatayan ka, nakamahan ka ng calamity. Ang tawag nito, pagsubok rin. Pagsubok na masama, disaster. Kung anong inabot mo sa anak mo, disappointment sa anak mo, kung anong inabot mo sa misis mo, kung anong-anong mga gawain na ikalulugod ni Satan, na kapuot-puot sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na mga miyembro ng iyong tahanan, ang tawag rin dito pagsubok. Dalawang uri ng pagsubok. Ito ang nagpapalit-palitan sa buhay mo. Mabuting pagsubok, masamang pagsubok. Mabuting pagsubok, kalamidad, masamang pagsubok. Mabuting pagsubok, kayamanan, karangyaan, masamang pagsubok. Dumarating sa iyo ang mga mahapdi, mga tinik sa dibdib, mga sakit sa ulo. Mga kapatid sa pananampalataya, ngayon, ang tanong, ngayon alam mo na na parehong pagsubok yan. Ang tanong, bakit ka binibigyan ng Allah ng mga pasanin? Bakit binibigyan ka ng Allah ng mga sakit sa ulo? Mga tinik sa dibdib? Bakit binibigyan ka ng Allah ng problema sa anak mo? Anak mo na adik? Anak mo na kung ano-anong ginagawa? Bakit binibigyan ka ng Allah ng problema sa misis mo na ayaw mag-hijab, ayaw magsala? Bakit binibigyan ka ng Allah ng problema? Problema sa buhay, problema sa mga kamag-anak, problema sa anak buhay, problema sa trabaho. Bakit, kapatid? Bakit binibigyan ka ng Allah ng pagsubok na karangyaan? Bigla kang yumaman. Bakit? Kapatid sa pananampalataya, binibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok, alinman sa dalawang ito, mabuti o masamang pagsubok, para ikaw, kapatid, ay manumbaling. Bumalik sa landas ng Allah. Marami sa atin na mga Muslim sa panahon ngayon na either nakalimot sa Allah dahil sa kahirapan or nakalimot sa Allah dahil sa kayamanan. Pareho yan. Nakalimutan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kahirapan ng buhay or nakalimutan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa karangyaan ng buhay. Kaya binibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anumang kalamidad, ng anumang disaster, anumang mga hapdi na bahagi ng buhay. Kaya ka binibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala para ikaw, kapatid, manumbalik, bumalik ka sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamumuhay na pagpapasakop sa kanyang kalooban. Anong sabi niya? Katibayan, bakit ay binibigyan ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, mabuting pagsubok at masamang pagsubok? وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. At sinubukan namin sila ng mabuti. Ibig sabihin ng mabuti, mga pagpapala, mga blessings. At ng masama, ibig sabihin ng masama, mga kalamidad. Ulitin natin. At sinubukan namin sila ng mabuti at ng masama, nang sa gayon sila ay makapagpanumbaling. Anong ibig sabihin ng makapagpanumbaling? Makapagpanumbaling ka, bumalik ka sa pagsunod, pagpapasakop sa kalooban ng Allah. Dahil sa pamagitan ng kasalanan, lumalayo ang tao, palayo ka ng palayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bawat kasalanan, isang hakbang ng paglayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalayo-layo mo na, binigyan ka ng problema. Para maalaala mo siya, kapatid, at humingi ng tawad, magbagong buhay, at bumalik sa landas ng pagsunod, pagpapasagop sa kalooban ng Allah, hindi pagsunod, pagpapasagop sa kalooban ng pagnanasa sa haram. Ito, mga kapatid, sa pananampalataya, dapat intindihin ang Muslim. Ngayon, dahilan dyan sa alam pala natin na ang pagsubok pala ay isang pagkakataon para bumalik ka sa iyong Panginoon. Hindi pala para sirain ang buhay mo. Hindi pala dahil nagka-problema kay magpapakamatay ka. Hindi pala kinakailangan na magpakamatay. Binigyan ka ng problema para bigyan ka ng pagkakataon bumalik. Ngayon, matutunan ng bawat isa sa atin ng mga Muslim. Sino man sa atin ang kumakaharap ng anumang problema sa buhay, anumang klaseng kinikimkim mo na sabang na loob, anumang daladala mong pasanin na problema, matutunan mong i-convert ang isang problema into a golden opportunity
Patutunan mo papaano mo ang problema mo ay i-convert mo, i-transform mo sa halip na hadlang, sa halip na sagabal sa buhay ang problema, i-convert mo, matutunan mong gawin ang problema na pagkakataon, golden opportunity, gininto ang pagkakataon para ikaw ay matutunan mo paano bumalik, manumbaling sa landas ng pagsuko, pagpapasakop sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is the message of trial. Yan ang mensahe ng pagsubok ng buhay. Kapatid sa pananampalataya, ibig sabihin, gaano man kabigat ang problema na kaharap ng bawat isa sa atin, huwag na huwag mong iisipin na ito ay sagabal. Namatayan ka. Namatayang pinakamahal mong anak. Nadengge. Nasagasaan, whatever, huwag mong titingnan na ito ay magbabago sa buhay mo. Sa landas na matuwid, liliko ka, titingnan mo ito na isang pagkakataon. Kung ikaw na sa malayo sa rota, ay ibabalik mo ang sarili mo sa rota. Rota ng pagsunod sa kalooban ng Allah, rota ng pamumuhay ng Islam. Marami po sa atin na napakahusay sumamba sa Panginoon kapag hindi pa dinadapuan ang kalamidad. Ang galing-galing niya, sumamba sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, masambahin. Ngunit kapag dinalaw ng kalamidad, hindi lang sa goodbye Panginoon, sinisisi pa ang Panginoon. Halimbawa, sa mga sisters, napaka masambahin. Hihijab. Full plates ang paghihijab. Nakanikab pa. Ngunit noong gampanan ng kanyang mister, ang kanyang obligasyon na kanyang isinagawa, mayroon siyang kakayanan mag-asawa ng dalawa, tatlo, apat. Si sister, hindi lang sa nagtanggal ng niqab, hindi lang sa nagtanggal ng hijab, tinanggal pati Islam sa buhay niya. Pagsubok. Sinubukan ka lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan ka ng trial. Binigyan ka ng pagsubok. Pagsubok. Ngunit hindi ka nakapasa. Therefore, mga kapatid sa pananampalataya, kapag binibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pagsubok, tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala, papaano ka mag-perform, papaano ka mag-response, papaano ang reaction mo, sapagkat ang problema, ang pagsubok, ibinibigay sa atin para tingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala sino sa atin ang the best in deeds, sino sa atin ang the best mag-perform. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ibig sabihin kapatid, pag dinapuan ka ng problema, anumang problema na dumating sa buhay mo, ang tinitingnan ng Allah, papaano ka mag-response, papaano ka mag-react, papaano ka mag-perform. Nabalitaan mo ang mister mo nag-asawa. Ano? Mag-hire ka ng killer para patayin yung mister mo or patayin yung babae? Nabalitaan mo na ang anak mo ay nadengge, namatay. Anong gagawin mo? Magwawala ka? Magugulong-gulong ka sa kalsada? Hindi mo tatanggapin ang kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siya na nilikha niya ang kamatayan at ng buhay nang sa gayon, masubukan niya kayo. Sino sa inyo ang the best? Indeed, sino sa inyo ang pinakamagaling mag-perform? Sino sa inyo ang pinakamagaling gumawa ng kabutihan sa harap ng pagsubok? Namatay ang anak mo, nasunugan ka, nawalan ka ng trabaho, wala kang pangbayad sa ospital, anak mo nakasalang sa ospital. Sabi ng doktor, kailangan operahan, pag hindi operahan ang anak mo ay magiging babae Philippines. Cancer, terminal cancer. Ano ang gagawin mo? Lalapitan mo yung nagbebenta ng shabu. Sasabihin mo sa kanya, bro, isang trip lang. Utusan mo ako, sana ako magti-trip. Masolve ko lang ang ospital ng anak ko. Ano ang gagawin mo? Tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala, paano ka mag-response sa problema? Kaharap mo ang problema, paano ka mag-react? Or ang gagawin mo, detalyado, lahat ng kaparaanan na halal ay gagawin mo para malagpasan mo ang problema ng hindi kaliliko na landas, ng tama na landas, landas na pagpapasakop sa kalooban ng Allah, hindi landas ng pagpapasakop sa kalooban ni Satanas. Iyan ang mensahe po ng pagsubok. Paano ka mag-response? Paano ka mag-react?
magwawala ka? Dahil namatayan ka ng pinakamamahal mong anak, paano ka gagawin? Ano ang gagawin mo? Yan ang tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Best in deeds na ginagawa mo, gaano mang kahirap, ginagawa mo. Kahit na napakahirap gawin, ginagawa mong huwag lumiko na landas na ang tanging dahilan kung bakit ayaw mo lumiko ay gusto mo makamit ang ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ang response na tinatawag na the best in deeds. Mga kapatid sa pananampalataya, ngayon, na alam natin na ganito pala ang kalakaran sa pagsubok bilang mga Muslim. Ngayong naintindihan natin na ganito pala ang kalakaran sa pagsubok, susubukan ka, ngunit kailangan ka magpakatatag upang nang sa gayon sa halip na ilayo ka ng pagsubok sa Allah subhanahu wa ta'ala, magpakatatag ka para lumapit ka, numbaling ka sa Allah. Gaano man kalaki ang pagsubok, kailangan ka magpakatatag nang sa gayon ang bawat pagsubok na dumarating sa buhay mo ay mapapatunayan mo ang iyong tinatawag na the best performance bilang Muslim na nagpapasakop sa kalooban ng Allah. Ngayon, ano ang pinaka the best na approach? Ngayong alam natin, walang ligtas, susubukan ka, susubukan ako, bawat isa sa ating bibigyan ng pagsubok, ano ang pinakadabas na approach na ating makakamit? Tandaan mo, ulitin natin, walang ligtas kahit sino sa atin. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa Quran, "Kullu nafsin dha'ikatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah." Wa ilayna turja'un, lahat ay makakatikim ng kamatayan. Walang exception. Lahat. At bibigyan namin kayo ng mga pagsubok na masama at mabuti, at sa amin kayo ay ibabalik. So alam natin, tiyakin mo, tanggapin mo sa sarili mo na ikaw ay susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Humanda ka parati. Lagi kang nakahanda. Lagi kang alerto. Lagi kang red alert. Kumbaga, na alam mo na either ngayon or bukas or mamayang gabi, may darating na pagsubok. The question is, ano ang approach na gagawin natin? Marami po ang mga approaches ng Islam. Bumanggitin ng isa lang. The best approach is sabar, patience, pagtitimpi, pagtitiis. Walang masyadong kumpletong translation ng sabar sa Tagalog or English or anumang lingwahe. Dahil mas malawak ang ibig sabihin ng sabar. Ang alam ng lang tao na ibig sabihin ng patience, kapag may problema ka, magpatient ka. Kung mayroon kang kalamidad, magtiis ka, magtimpi ka. Sa Islam lahat. Pati na mayaman, kailangan niya ng sabar. Papaano ang kayamanan mo na huwag mo magamit sa masama? Kailangan mo ng sabar. Papaano ang iyong kayamanan na huwag mong maibili ng mga walang kakwenta-kwentang pagkakagastuhan? Sabar. Papaano ang pera mo huwag mo magamit papunta sa patay, sindi, naliwanag sa mabini? Sabar. Ikaw na estudyante, papaano ka makikinig sa teacher? Sabar. Ikaw na trabahador, papaano mo gagalingan ang trabaho mo? Sabar. Hindi lamang sa kalamidad. Napakalawak ng kaulungan ng sabar. At ito po ang kailangan ng bawat Muslim. Muslim na gustong magtagumpay sa lahat ng pagsubok. Pagsubok na mabuti, pagsubok na masama. Wasbiru, inna allaha ma'as-sabirin. At magpakatimpi kayo. Katotohanan, ang Allah ay kasama ng mga as-sabirun. Kasama ng mga mapagtimpi. Kasama natin ang Allah. Mga mapagtimpi. Ngunit huwag natin intindi na ang persona ng Allah ang kasama natin. Yan ilabag sa tauhid. Huwag na huwag mong imagine na ang Allah bababa at pupunta sa katawan mo, kasama mo. Hindi ganun. Ang pagpapaliwanag ng mga Islamic scholar, ang ibig sabihin na ang kasama natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ang kanyang persona. Ang kasama natin ay ang manifestation of His power. Manifestation of His knowledge. Kapag nakita mo yung bundok, alam mo, yan ang manifestation ng kanyang kapangyarihan. Pag nakita mo yung universe, nakikita mo gaano kalaki ang kapangyarihan ng Allah. Huwag mong isipin na ang Allah papasok sa katawan mo. Mas malaki pa ang Allah kaysa universe. Itong daigdig na planeta, daigdig, earth, napakaliit, tuldok lang ito.
sa galaxy. At ang galaxy, billions of galaxies. Tulduk lang. Ikaw na tao, tulduk ka lang sa planetang daigdig. Ang planetang daigdig, tulduk lang sa universe. Wala pa sa tulduk. Hindi nga makita. At ang Allah, pagkalaki-laki, mas malaki sa universe. Tapos papasok sa katawan mo. Hindi ganun. Ang ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kasama ng mga mapagtimpi, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang knowledge ay nasa sa atin. Ang kanyang kapangyarihan ay nasa sa atin. Yan ang ibig sabihin. Hindi ang kanyang persona ang nasa sa atin. Ito pong patience na kailangan natin sa lahat ng pagsubok. Ito ang ating kuta, ito ang ating panangga, ito ang ating defense system, mga kapatid sa pananampalataya. At dito po gagantimpala ng Muslim ng kabutihan dito sa mundo, at higit sa lahat po ay sa kabilang buhay. Katulad ng antas ng iman. Minsan malakas ang iman mo, minsan mahina ang iman mo. Katulad ng antas ng takwa, minsan malakas ang takot sa Allah, minsan mahina. Katulad ng antas ng ikhlas, minsan malakas, minsan mahina. Ganoon din po sa antas ng sabar. Minsan malakas ang sabar mo, kahit na binubulyawan ka, hindi ka nagagalit. Kaya mo kontrolin ang sarili mo. Minsan naman napakalit na bagay, nagwawala ka na. Kaya kailangan natin, mga kapatid sa pananampalataya, hindi lamang i-upgrade ang iman, hindi lamang i-upgrade ang ikhlas, hindi lamang i-upgrade ang takwa, i-upgrade din natin ang sabar mismo. Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi na i-upgrade natin ang ating mga sabar. Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. O kayo na mga mananampalataya, magpakatimpi kayo at magpakahusay-husay sa pagtitimpi at manatiling matatag at katakutan ninyo ang Allah, nang sa gayon kayo ay maging mga matagumpay. Mga kapatid sa pananampalataya, anuman ang pagsubok na ibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, personal na pagsubok, malalaking pagsubok, financial na pagsubok, anumang problema, kapag ikaw ay matatag sa iyong sabar at ang sabar mo upgraded, insyaallah iyong malalagpasan ang pagsubok na mabuti at ganun din ang pagsubok na masama. Susubukan ka ng takot, susubukan kang magutom, susubukan kang mawala ng ari-arian, masunugan, mamatay ng mahal sa buhay. Napakaraming pagsubok na darating sa iyo. Kung hindi upgraded ang iyong sabar, paano ka makakapasa? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wabashshiris sabirin. At tiyak, susubukan namin kayo ng tulad ng takot. Paminsan-minsan may kinatatakutan ka. Either totoo or guni-guni. Minsan yung takot mo isip lang, hindi totoo. Paminsan-minsan susubukan ka ng takot. Susubukan ka ng gutom kahit mayaman ka, kung nasa lugar ka na walang mabila ng pagkain, puro bato, puro buhangin, kahit isang bag pa pera mo. Susubukan ka ng gutom, susubukan kang mawala ng ari-arian, susubukan kang mawala ng mahal sa buhay, susubukan ka ng mawala ng mga pananim. Ngunit magbigay ng magandang balita sa as-sabirun, magbigay ng magandang balita sa mga mapagtimpi. Bakit? Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Siyah na kapag dinapuan ang kalamidad, anumang kalamidad dumating sa buhay mo, siya na kapag dinapuan ang kalamidad ay sasabihin niya, tunay kami ay galing sa Allah at tunay kami ay magbabalik sa kanya. Gaano man katindi ang ibigay sa'yo na pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ganito ang prinsipyo mo sa buhay, hindi ka matitinag. Bilang katibayan, ulaika alayhim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sa kanila ay ibibigay ng Allah ang salawat, blessings at pagpapatawad mula sa kanilang Panginoon, at kanilang tatanggapin ang kanyang habag, at sila ay mapapatnubayan. Blessings, habag, mapapatnubayan, pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga yaon na nasa kanila ang pagiging mapagsabar
At tinadang sinabi natin, hindi lang ang sabar. Kapag galamiti, sabar din. Papaano mo gagalingan ang trabaho mo? Sabar din. Paano mo gagalingan ang pag-aaral mo? Sabar. Paano mo gagalingan ang pakikipagsalam mo sa kapwa? Ito ang isang effective na approach upang ang Muslim magtagumpay sa mundong ito at higit sa lahat sa kabilang buhay. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid sa pananampalataya, sa kabilang buhay, ang paraiso ay eksklusibo sa mga mapagsabar. Ganito katindi ang sabar. Kapag tayo ay papasok na sa paraiso, nawa loobin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma amin. Kapag papasok na tayo sa paraiso, pumapasok na tayo sa loob ng paraiso, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, inni jazaytuhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Katotohanan, ito yung katibayan na ang paraiso eksklusibo sa mga may sabar. Katotohanan, ginantimpalaan ko sila sa araw na ito, araw na papasok tayo sa paraiso. Ginantimpalaan ko sila sa araw na ito, sanhi ng kanilang mga sabar. Sila tunay ang mga yaong matagumpay. Mga kapatid sa pananampalataya, ngayong alam na natin na susubukan ang bawat isa sa atin bilang pangwakas ng ating khutbah, matutunan ang bawat isa sa atin na titingnan niya ang kanyang problema na hindi sagabal. Titingnan niya ang kanyang problema na pagkakataon upang siya ay bumalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Titingnan niya ang kanyang problema na pagkakataon para patunayan mo ang the best performance. Patutunayan mo na ikaw sa harap ng anumang pagsubok, financial na pagsubok, personal na pagsubok, anumang kalamidad sa buhay, na kaharap mo ay iyong gagawin ang iyong best performance. Performance only to please the Almighty Allah, na ang tanging hangad ay makamit ang ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين.